Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga mahilig mag-alaga po ng hayop? Alam niyo po ba mga bossing ko, ang mga taong mahilig mag-alaga ng mga may buhay na hayop at ganoon din po mga halaman, may dulot po itong swerte. Pero alam niyo po ba mga bossing ko, ang hindi ganoon kagandahan na pag-aalaga ng mga hayop na ito na aking babanggitin, na dapat po ay huwag po kayong mag-aalaga ng ganito at ito po ay proven. At nasaksihan ko din at ganoon din po yung aking mga naririnig na ito naging dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang negosyo. Mula nang dumating ito at inalagaan nila, ang dami mga pag-aaway na naganap, yung mga ganong istorya. At ito po ay kumbaga ilan sa mga hayop na negative na kung aalagaan ninyo sa loob ng inyong tahanan. Kaya kung kayo po yung mahilig sa pag-aalaga ng hayop, ito po yung ilan sa kumbaga iwasan po ninyo ang mga ganito na pag-aalaga. Kaya kung kayo naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mahilig mag-alaga po ng hayop. Aba, alam niyo po ba mga bossing na ang mga taong mahilig mag-alaga ng hayop na may buhay at ganoon din po yung mga halaman na may buhay, ang dulot po nito ay napakaswerte. Depende pa kung gano'n mo siya inaalagaan. Kaya yung misan, makikita mo, OA na yung pag-aalaga. Pero syempre, sabi ko OA kasi hindi ako gano'n. Pero siya, gustong-gusto niyo kasi talagang mahilig po talaga siya sa hayop. Ako mahilig ako pero hindi naman gano'n kasi misan nakikita ko, hindi sa akin pwede yung tipo na binoblower pa yung buhok, binabrush pa, sinashampoo, tapos iboblower, pinupuyuran pa. Ang cute lang yan tignan, pero kung ako mag-aalaga, ay wala akong kakayahan dahil ang dami-dami ko nga pong ginagawa. Pero kung wala naman ako masyado ginagawa, iba naman ang gagawin ko at hindi rin ako mag-aalaga ng ganon. Pero mahilig ako mag-aalaga at marami po kami mga alagang aso po dito. Ngayon po mga bossing, at ganoon din po ang ibon at ganoon din na, ayun, yun lamang. Kasi dati natin, meron din po kami mga maliliit na, ano ba tawag dito, parang daga. Ayan, meron din po kami parot, ayan. Kumbaga, unti-unti po yung ano, unti-unting na-dispose, misan may mga nahingi, ayan, ganyan po. Ngayon po mga bossing, ito na. Ano po ba yung mga pinakamaganda na mga hayop? Yung pinakamaganda po muna na alagaan po natin. Unang-una, aso. Aso, pagtapos pusa, pagtapos arwana, ibon, kasi ang ibon yung feathers po ang pinaka ano nito, yung feather niyan, may mga ibig sabihin po yan. Ngayon po mga bossing, pagdating naman sa arwana, napakaswerte po niyan sa pera, kaya kailangan meron kang ganyan. Sabi nila, kapag ito ay lulugulugo na itsura at natuluyan na, meron daw po itong mga hinihigop na negatibo na maaaring dapat ay mapapasa inyo sa alagang hayop nyo na lang ito napupunta. Ngayon po mga bossing, ito, yan po yung mga magaganda. Ano naman po yung mga hayop na hindi ganun kagandahan sa loob ng ating tahanan? Pero siguro sa mga zoo, pwede po yan sa mga zoo. Pero pagdating sa ating tahanan, negative po ito. Ano po ba ito mga bossing? Unang-una po dito mga bossing ko ay ang rabbit. Ang rabbit ay hindi kagandahan sa loob ng ating bakuran. Nako mga bossing, marami na akong nasaksihan na negative po yan. At talaga naman kung kayo nakakita sa palengke ng mga nagtitinda ng rabbit or kaya sa mga pet shop, nako, huwag nyo na lang pansinin. Maano na lang kayo, kung tingnan-tingnan nyo na lamang, mauumay din naman kayo kakatingin dyan. Baka ma-amaze kayo, bumili-bili pa po kayo. Pero syempre, nasa inyo po yan. Yan po yung pinaka-numero uno. Meron akong kakilalang ganyan. Maigi po kanilang pamumuhay, ha? Mayaman talaga. Ngayon po ang anak kumbaga spoiled na spoiled. Nakakita ng rabbit, kadami-dami ng hayop sa kanila na mga inaalagaan. Pero hindi naman siya syempre nag-aalaga, kundi yung mga yaya. Ngayon po mga bossing, nakakita ng rabbit, abay pabili, naglulupasay. Ayaw talaga na tumigil. Ngayon po mga bossing, alam niyo po ba, ang dami mga, unti-unti lang naman, inunti-unti naman po sila, hindi naman binigla. Ang dami mga pagsubok na dumating, nagkaroon pa ng mga pag-aaway ang buong pamilya, hindi magkasundo, hanggang nagkadawatak-watak, yung mga ganon. Yun po mga bossing, negative po ang rabbit. Pero sa mga zoo, okay naman po yan. Pero yung rabbit sa bahay ay hindi. Ganon din po mga bossing ko, ang kwago. Kahit replika nga po ng kwago, yan po ay negatibo. Yung pag sa gabi, sa gabi, pag nakakarinig kayo ng gumaganyan-ganyan yan,
nakakita po yun ng mga negatibong espiritu. At minsan, nagtatawag pa po yan. Kaya kailangan, huwag kang mag-aalaga po ng ganyan kung ayaw mo na, hindi kung gusto mo na hindi maging magulo ang inyong buhay. Dahil yan po ay nagtatawag ng mga negative. Ay di pagising nyo, halwa, nagtawag ng negative, mainit agad ang ulo nyo, inaway nyo na si ganito, si ganyan, na siya. Dumami na dumami ang mga problema po ninyo mga bossing. Negative po yan. At ayan po ay marami pa mga pagsubok ng pagdadaanan kayo kasi, di ba, minsan may mga kasabihan tayo na binabaan ka ng kwago, ayan yung mga ganon. Ibig sabihin, malas. Malas po talaga. Pero sa mga zoo, di tingin-tingin nyo na lang sa mga zoo. Huwag na lang kayo mag-alaga at huwag nyo na lang dalimpas sa inyong puntahanan. At eto pa po mga bossing ko. Huwag na huwag po kayo mag-alaga ng turtle. Pero ang tortoise, yung tortoise na yan, na mga figurine, okay po yan. Kasi yung pinaka, bagay yung shell niya sa ibabaw, iyan po eh, antay ano po yan sa healing para kayo po yung nakasealed at mabisang protection din sa kamalasan. Ngayon po mga boss, yung pangkalahatan niyan, napakaswerte naman yung mga tortoise na dekorasyon. Pero yung tunay na turtle, negative naman po yan mga bossing. Yan po ay mabagal ang pag-usad ng inyo pong pag-unlad. Lalo-lalo na sa negosyo, ay naku, ako meron akong kakilala. Meron po silang school. Ngayon sa school nila, naglagay siya ng turtle. Nilagyan pa ng malaking aquarium, tapos turtle ang laman. Ang bagal ng pag-usad, hanggang ending, nagsarado na po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala sa ganyan, yan po yung mga tatlo na pinakamayor, na wag, na wag, na wag, na wag po kayong mag-aalaga sa loob ng inyong tahanan kung gusto niyo pong ma-maintain ang kaligayahan, ang walang pag-aaway or banayag na swerte, huwag po kayong mag-aalaga ng ganyan. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga ganyan, mga pamamaraan, lumarga po kayo, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.